Kamustahin natin ang sitwasyon ng mga biyahe patungo sa mga probinsya sa Norte. At live mula sa North Luzon Expressway, Saksi, James Agusti. James? Igan Pia, naranasan namin kanina ang mabigat na daloy ng trapiko papunta dito sa NLEX. Pasado alas 9 na ng gabi, masikip pa ang daloy ng trapiko sa EDSA Balintawak papasok sa NLEX. Ang dulo nito, inabot namin sa paglampas ng Quezon Avenue. Kapansin-pansing marami pa rin pasahero ang nasa kalsada at nag-aabang ng bus. Wala raw silang masakyang pauwi sa kanilang probinsya dahil punuan na. Wala po. Wala pa pong dumadaan. Mag-aantay pa rin po, tiyaga. Medyo masakit sa tuhod. Nakatayo, nag-aabang sa sasakyan eh. Ilang oras na po yung nag-iintay? Mga tatlong oras na, halos. Mahirap pa niya pagsakit? Oo, punuan talaga. Pagpasok sa NLEX hanggang makarating sa Balintawak Toll Plaza, maluwag naman ang daloy ng trapiko kanina. Nasa 260,000 na sasakyan ang dumaraan sa NLEX kada araw. Pero bukas Huwebes Santo, inaasahan na madaragdagan ito ng 10%. Bukas ang lahat ng lanes sa mga toll plaza at may mga ambulance tellers din para mas mapabilis ang pasok ng mga sasakyan. Itinigil na rin lahat ng public works sa kahabaan ng NLEX. Nagpakalat ng mga patrol team sa NLEX na handang tumugon sa aberya. Pero muling paalala ng mga otoridad, tiyaking nasa maayos na kondisyon ang sasakyan bago bumiyahe. Yung pag-check ng battery, light, oil, water, yung brake, yung air ng gulong at saka yung gas, may nawawalan pa kasi paminsan-minsan. At mainam din siguro na yung magdadrive, eh, may sapat na pahinga. Ang paalala ng mga otoridad ay magdoble ingat para na rin iwas sa kuna, gaya na nangyari bandang alas 4 ng hapon sa Balanga, Bataan, kung saan nahulog sa bangin ang isang jeepney na sinakyan ng magkakaanak na nanggaling sa outing. Isang patay, 15 naman ang sugatan. Balik naman tayo dito sa NLEX sa nakikita nyo ang sitwasyon sa Balintawak Toll Plaza. Maluwag pa naman yung daloy ng trapiko sa mga oras na ito at may pila na rin ng mga sasakyan sa ibang lane. Sa Mindanao Toll Plaza naman, naiipon din yung mga sasakyan pero moving naman yan. Nasa 10 to 15 vehicles yan kada lane ayon sa pamunuan ng NLEX. Paalala naman sa mga kapuso nating motorista, kung kinakailangan nyo po ng assistance ay maaari kayong tumawag sa hotline ng NLEX sa numerong 0235,000. Kung ngayon pa lamang po kayo babiyahe, maaari nyo bisitahin din ang Facebook page at Twitter account ng NLEX kung saan may live update ang daloy ng trapiko. At live mula rito sa NLEX Control Center, ako si James Agustin, ang inyong saksi.